Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayong araw na ito. Ako po si Easy, hindi ko tunay na pangalan. Mas focus sa pag-ibig, yan 3 years. Isang lalaki lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko. Bago ko po ikwento sa inyo ang love life ko ay hayaan niyo muna akong i-describe ko ang sarili ko. Hindi po ako maganda at wala pong halong biro, pero kahit sa ang anggulo tignan ay walang gandang makikita sa pagmumukha ko. Palaging buhaghag at kalat ang buhok ko dahil mahaba ito at kulot. Medyo malaki rin ang katawan ko para sa isang babae, Papa Dudut. Matangkad po kasi ako, Papa Dudut, at may katabaan, kaya minsan ay mas malaki po akong tingnan kesa sa mga lalaki. Simple lang din akong manamit at hindi rin ako gumagamit ng makeup. Nipple boss ay walang dumadapo sa pisngi ko. Yan po ang itsura ko at hindi po yun insulto kundi pawang katotohanan lamang. Hindi naman sa wala akong believe sa sarili ko, Papa Dudut, o di kaya ay wala akong self-confidence. Pero bata pa lamang ako ay tanggap ko na ang katotohanan. Kaya naman ni isang lalaki ay walang naligaw para manligaw sa akin simula noong nagdalaga ako. Ang sabi ko na lamang po naranasan, saka ko na lamang po naranasan ang tinatawag nilang pag-ibig noong 30 anyos na ako. Kung kailan naawa yata ang may kapal. Kaya naman isang lalaki ang pinadala niya para makipagkilala sa akin. Sarado pa tong resto? Opo, sarado pa, sir. Alas 7 pa magbubukas. Talaga ba? Dati kasi alas 6 pa lang bukas na to eh. Antayin nyo na lang po. Malapit na rin naman mag-alas 7. Sige, maghihintay na lang ako. Empleyado ka ba rito? Opo, kusinera po ako rito. Ah, so ikaw pala yung nagluluto ng araw-araw na kinakain ko? Siguro po. Regular customer po ba kayo rito? Oo, ilang buwan na rin. Nangungupahan ako dyan sa malapit. Bago ako pumasok sa trabaho, dumadaan ako dito para kumain na agahan. Ah, okay. Nagbago na kasi yung management eh, kaya nagbago rin yung oras ng opening at closing namin. Yung ilang menu nga rito, binago at pinalitan na rin eh. Talaga ba? Nako, sana available pa yung paborito kong pagkain. Ano po ba yung lagi niyong ino-order? Yung chicken fillet na may kakaibang sauce, tapos java rice. Ah, yun ba? Huwag ka mag-alala, sir. Available pa yun. Talaga? Mabuti naman. Kala ko inalis na rin eh. So, gaano ka nakatagal nagtatrabaho rito? Mga 5 years na. Matagal-tagal na rin. Ibig sabihin, dito ka na nagtatrabaho nung bagong lipat pa lang ako dito sa Maynila? Ewan ko. Kailan ka ba lumipat dito? 2007, nung lumipat ako rito sa Maynila para magtrabaho. Ah, oo! Kusinera na ako nun dito. Kung kusinera ka dito, baka naabutan mo yung sizzling chicken cordon bleu nila with gravy and java rice. Oo naman! Recipe ko yun eh. Talaga? Yun kaya yung binabalik-balikan ko nun dito nung bagong salta pa lang ako. Yung cordon bleu na yung talaga yung dahilan eh kung bakit ako naging regular customer nyo. Totoo ba? Oo, promise! Kaso nung 2009, nilipat ako ng opisina eh, kaya lumipat din ako ng inuupahan. Ngayon na lang ako nakabalik dito. Pagbalik ko, wala na yung dating menu. Excited pa naman ako noon na matikman uli yung cordon bleu nyo. Oo, phased out na talaga yung ibang recipes. Hindi na rin kasi mabili, tsaka binago talaga yung menu nung nag-hire sila ng bagong chef. Tagal na ako nag-crave dun, sa totoo lang. Alam mo ba,
Sinubukan ko nga magluto ng ganun eh, kaso iba talaga yung lasa ng gawa nyo. Iba yung sarap ng gravy nyo eh, bumagay sa cordon bleu. Ay, natakam tuloy ako. Actually, madali lang naman gawin yun eh. Gusto mo ipagluto kita? Talaga? Pwede ba? Pero mahal ang bayad kasi special order siya. Okay lang, basta matikman ko uli yun. O sige, antayin na lang natin mag-open tong resto. Ay, nga pala. Anong pangalan mo? Easy. Ako naman si Jack. Nice to meet you, Jack. Sabi mo nangungupahan ka lang dito, di ba? Taga saan ka talaga? Taga Pampanga ako. Ah, okay. Ikaw ba? Caloocan lang. Wala kaming probinsya. Dito na ako sa Metro Manila ipinanganak. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Ay, sandali lang. Alas 7 na pala. Magbubukas na kami. Mag-order ka na lang sa loob, ah. Sabi mo, special order. Ako nang bahala sa cordon bleu mo. Eh, sige. Salamat, ah. Simula ng araw na yon, Papa Dudot, ay araw-araw nang nagpupunta si Jack sa resto para sa kanyang cordon bleu. Napagalitan nga ako noon ng boss namin noong nalaman niyang nagluluto ako ng special orders. Akala ko noon ay tatanggalin na niya ako sa trabaho, pero kalaunan ay napapayag ko rin siyang ibalik sa menu ang cordon bleu, Papa Dudot. Matapos niyang matikman ang luto ko. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Jack, Papa Dudot. Galing sa isang malaking pamilya si Jack, anim silang magkakapatid at siya ang panganay, kaya siya ang inaasahang mag-provide ng mga pangangailangan ng pamilya niya na naiwan sa Pampanga. Simple lang si Jack, Papa Dudot. Mas matangkad ako kesa sa kanya, pero hindi rin naman siya masyadong maliit. Sakto lang ang itsura. Mas maputi siya kesa sa akin at mas makinis ang balat. Yun nga lang, tulad ko rin ay hindi siya marunong mag-ayos at manamit. Mabuti na lang at nakabawi naman siya sa personality niya. Makwento pong tao si Jack. Para siyang walking encyclopedia sa dami ng alam niya sa buhay, at ang bagay na yon ang nagustuhan ko sa kanya. Mula sa pagkakaibigan ay nauwi sa ligawan ang pagsasama namin ni Jack. Nang mga panahong yon, Papa Dudot, ay sobrang komportable ko na kay Jack. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa at agad ko siyang sinagot. Sa isang iglap ay nagkaroon din ako ng boyfriend na first time ko lamang maranasan. Masarap pala maglakad-lakad sa labas pag ganitong oras, no? Oo nga eh. Tahimik ang gabi ngayon. Presko ang hangin. Walang ingay. Lunes kasi bukas eh. Balik trabaho na naman, kaya siguro wala masyadong tao sa labas ngayon. Nagpapahinga na sila para bukas. Ayaw mo nun? Solo natin tong buong lugar? Siyempre, gusto. Lalo na at solo rin kita. Pero late na rin kasi. Mag-alas 11 na. Di ba maaga papasok mo bukas? Oo, pero dito muna tayo. Ini-enjoy ko pa yung moment natin eh. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sayang naman yung gabi kung uuwi tayo agad. Tinan mo yung langit oh. Maliwalas, puno ng stars. O nga no? Alam mo ba, nung bata ako, pangarap ko makapunta sa isa sa mga star. Talaga? Bakit naman? Kasi may nakapunta na sa buwan eh. Kaya gusto ko naman na sa star ako makapunta. Pero mas malayo ang mga star kesa sa buwan. As in malayong malayo, sobrang layo. Alam ko, late ko na nga lang na-realize kasi hindi ako nakikinig sa science class namin noon. Ikaw talaga. Pero alam mo ba na may nakakalungkot na kwento mga star? Talaga? Ano? Ang iba kasi sa mga yan, patay na. Pero sa sobrang layo nila, yung ilaw nila nagta-travel pa rin sa outer space papunta sa Earth hanggang ngayon. Ganun sila kalayo. Ibig mong sabihin, yung ibang star sa langit, ilaw na lang kasi patay na? Ganun na nga. Ah, nakakalungkot nga yun. Kaya nga humaling na humaling ako sa mga star. Eh bakit ka nga ba humaling na humaling sa stars? Kasi kahit gaano sila kalayo or kahit patay na yung iba sa kanila, gabi-gabi nandyan pa rin sila para samahan ka. At gusto ko na ganun din ako sa'yo, Easy. Gusto kong samahan ka hindi lang gabi-gabi, kundi habang buhay. Ano bang nagustuhan mo sa akin, Jack? Nagustuhan ko sa'yo? Marami.
Marami ako nagustuhan sa'yo. Tulad ng? Nung una pa lang kitang nakilala, nakita ko agad yung kabaitan mo. Isipin mo, ipinagluto mo ko ng pagkain na wala sa menu nyo kahit na hindi mo naman ako kilala. Tapos nung naging magkaibigan tayo, ramdam ko yung pag-aalaga mo sa akin kahit nakaibigan mo lang ako. Yun siguro yung dahilan kung bakit nahulog yung puso ko sa'yo eh. Mabait ka at maalaga kang tao. Totoo ba yan? Baka naman sinasabi mo lang yan kasi nga nanliligaw ka. Kaya nga ako nanliligaw eh dahil sa mga sinabi ko. Ano na bang date ngayon? 18 ngayon, Linggo. Bakit? Simula ngayon, tatandaan mo na ang araw na to. Bakit naman? Kasi ito yung araw na sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Tayo na? Oo! Woo-hoo-hoo! My girlfriend na ako! Uy, huwag kang mag-ingay, baka mamaya makabulabog tayo. Masaya ako eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Papadudod, si Jack ang first ever boyfriend ko at happy ako na siyang naging una ko dahil sobrang bait niyang tao. Itinuring niya akong reyna na kailanman ay hindi ko naranasan sa tanang buhay ko. Maganda po ang naging simula ng relasyon namin. Gabi-gabi niya ako noon kung ihatid mula trabaho papunta sa sakayan ko pa uwi. Araw-araw din niya akong dinadalaw sa resto para batiin at kumustahin bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Sobrang sweet namin sa isa't isa sa mga naunang buwan ng relasyon namin, Papa Dudut. Para kami mga teenager na first time lamang mag-ibigan. Laging magkasama, touchy sa isa't isa at parang love birds na hindi mapaghiwalay. Pagsapit namin ng isang taon bilang magkasintahan ay naging komportable na kami sa isa't isa. Alam na namin ang mga sekreto at baho ng bawat isa noong mga panahong yon at doon ko na nga po. Doon ako sa inuupahan ni Jack natutulog lalo na tuwing ginagabi ako o kung mahirap pang makahanap ng masasakyan pa uwi. Paminsan-minsan naman ay si Jack ang dumadalaw sa maliit kong apartment at doon kami parehas nagpapalipas ng gabi. Para na nga kaming mag-asawa noon, Papa Dudut. Pero sa relasyon ay hindi palaging masaya at dumating din po kami sa punto ng relationship namin kung saan ay medyo nawala ang init ng pag-iibigan namin. Na parabang unti-unti ay nakakaramdam na kami ng umay sa isa't isa. Natural lamang yon sa isang relasyon, sabi ng iba, Papa Dudut. Basta raw ang mahalaga ay mananatili at pipiliin nyo pa rin ang isa't isa kahit na parang wala ng spark. Ganun po ang ginawa ko pero kabalik na rin naman po ang naging desisyon ni Jack dahil sumuko siya kaagad, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Basta isang araw ay naghiwalay na lamang kami dahil ayaw na niya. Nararamdaman ko noon na tumamlay na talaga ang relasyon naming dalawa ni Jack pero hindi ko inakala na bibitaw siya kaagad dahil lamang doon. Ang paliwanag niya sa akin ay parang wala na raw patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Para raw itong isang bangka sa gitna ng dagat na walang alon. Hindi gumagalaw at walang direksyon. Sobrang sakit po pala ang ma-broken heart, Papa Dudut. Masarap umibig pero mapait at maging broken. Para akong nanalo ng milyon sa loto tapos malalaman kong panaginip lang pala ang lahat. Para akong pinangakuan ng bahay at lupa tapos ay biglang bawi rin pala kinaumagahan. Pakiramdam ko po noon ay para akong pinagnakawa ng saya. Sobrang sakit na naniwala ako sa mga matatamis na pangako na sa huli ay tatalikuran lang din pala, Papa Dudut. Wala na po akong nagawa noong iniwan ako ni Jack. Nagiwalay kami na parabang tapos na ang kontrata at tapos ang lahat sa amin. At dapat ay wala na kaming pakialam sa isa't isa. Hindi ko po natanggap na gano'n na lamang ang kinawian ng relasyon namin. Sinubukan ko siyang habulin para iligtas pa sana ang relasyon naming matagal nang tumaob pero iniwasan at pinagtaguan lamang ako ni Jack. Papa Dudut, na 3 buwan na palang may laman ang tiyan ko.
Dahil dito ay lakas loob ko pong hinanap si Jack para ipaalam sa kanya ang balita. Ginagawa mo rito? Gusto lang kita makausap. Ang tagal na simula nung naghiwalay tayo ah. Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on? Move on? Paano ako mag-move on kung bigla mo na lang akong iniwan? Hindi kita biglang iniwan. Nagpaalam ako sa iyo ng maayos. Iniwan mo pa rin ako? Tinalikuran mo ako, iniwasan mo ako na para bang may nakakahawa akong sakit. Pinagtaguan mo ako na parang naniningil ako ng utang sa'yo. Paano ako mag-move on, Jack? Kung bigla ka nalang umalis sa buhay ko. Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Gusto mo ba talaga na ipamukha ako sa'yo na ayaw ko na? Nasawa na ako sa relasyon nating dalawa? Gusto mo pa bang saktan ng ganito sarili mo? Gusto ko lang naman malaman kung saan. Saan ba ako nagkulang, ha? Hindi ako perpektong tao pero sana naman bago mo ko iniwan. Sinabi mo muna kung nasan yung mali para sana kahit papano na itama natin, naayos natin. Hindi yung basta-basta ka nalang aalis na para ka lang nasiraan ng laruan na porkit sawa ka na sa laruang yun, ayaw mo nang ayusin. Pasensya ka na, pero na-realize ko lang kasi na hindi ikaw ang nakikita ko na makakasama ko habang buhay. Hindi ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Siguro noon na humaling ako sa'yo kaya kita niligawan, pero yung pagkahumaling na yun, wala na eh. Nagsawa ka na sa'kin? Yun ba? Yun bang gusto mong palabasin? Ganun na nga. Kaya please lang, Easy. Tama na. Itigil na natin to. Hayaan na lang natin ang isa't isa. Hindi pwede. Bakit hindi? Wala ka nang magagawa. Sa ayaw o sa gusto mo, wala na tayo. Matagal nang tapos ang relasyon natin kaya huwag ka nang magpapakita sa akin. Buntis ako! Jack, buntis ako at iisang tao lang ang nakagalaw sa akin. Ikaw! Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Magpapanggap kang buntis para lang bumalik ako sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling, totoong sinasabi ko! Lumang tugtugi na yan, Easy. Maniwala ka, hindi kita niloloko. Buntis ako, 3 months! Eh kung totoo man yung sinasabi mo, wala pa rin magbabago. Sorry, pero hindi pa rin kita babalikan. Kahit magkakaroon na tayo ng anak? Kahit na magkaanak man tayo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Pero paano ang bata? Lalaki siyang walang ama? Paano kung hanapin ka niya? Eh di sabihin mo ang totoo. Jack naman! Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak na walang kikilalaning ama. Baka naman pwede nating ayusin to para na rin sa bata. Wala na talaga eh. Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit pagbalibalik na rin natin ang mundo, ayoko na sa'yo. Maglolokohan lang tayong dalawa kapag ipinilit mo pa ang gusto mo. Kahit na lang para sa bata, please, nagmamakaawa ako. Umuwi ka na, Easy. Paano to magiging anak natin? Susustentuhan ko na lang siya buwan-buwan. Kung hindi mo ako babalikan, hindi kita ipapakilalang ama sa magiging anak ko. Gawin mo gusto mong gawin. Basta please, huwag mo nang guguluhin ang buhay ko. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik. Mabuti ka pa. Kaya mong mamuhay ng tahimik pagkatapos mong guluhin ang buhay ko na dati ng masaya at tahimik. Sana maging masaya ka sa buhay mo, Jack. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na ako makikita pagkatapos ng araw na to. Papadudot, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng sakit tuwing naaalala ko ang araw na yon. Ang araw kung kailan ibinaba ko ang pride ko para sa isang lalaki. Ang araw kung kailan pilit akong pinagtabuyan ng lalaking minahal ko, ang lalaking itinuring ko ng kahati. Lalaking akala ko ay siya nang magpapasaya sa akin habang buhay. Siguro yun na po ang pinakamasalimuot at pinakamadilim na parte ng buhay ko, Papa Dudut. Ilang buwan din akong nawala sa sarili ko. Hindi ko po inakala na ganong kalakas ang naging impact ni Jack sa buhay ko. Nung una ay kinaya kong tanggapin na wala na siya, pero sa mga sumunod na araw ay unti-unti kong naramdaman ang kawalan ng kanyang presensya at doon ay muling nanumbalik ang sakit na mga pangakong binitawan.
mga alaalang hindi mabitaw-bitawan at ang pakiramdam na parang kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat. Mas tumala pang emosyon ko dahil siguro ay nagdadalang tawa ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aminin ko na napabayaan ko ang pagbubuntis ko noon. Hindi ako nakakakain ng maayos, hindi ako nakakainom ng vitamins para sa bata. Puro tulog lang ako noon at trabaho. Hanggang sa hindi ko namamalayan na wala na palang heartbeat ang bata sa sinapupunan ko. Papa Dudut, namatay ang bata sa loob ng tiyan ko nang hindi ko namamalayan. Dahil nga sa pangyayaring ito ay mas lalo akong na-depress at nawala na sa wisyo. Kumapit ako sa mga bisyo at ang pinakamalalang kamalian na nagawa ko na siguro ay noong pinasok ko ang mundo ng droga. Noong mapalapit ako sa kapitbahay naming si Pakoy, Papa Dudut. Sarap. Mismo, di ba? Makasarap ka lang dyan. Pero huwag mo rin kalimutan magbayad, ha? Turo ka ng turok sa katawan mo, tapos puro utang ka naman. Mahal na ang drugs ngayon, oy. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita, eh. Paano? Eh, sisante ka nga sa trabaho. Kung bakit kasi pumasok ka lang sabog, eh. Ba't kasi pinagbabawal nila to, eh? Laking tulong nito para makapagpasaya ng tao. Ayan ka na naman, eh. Kung ano-ano na naman pinagsasabi mo dyan, porket sabog ka na naman. Totoo naman, ah. Dito lang nawawala yung lahat ng sakit na nararamdaman ko. Para akong nasa langit tuwing gumagamit ako nito. Walang problema, walang mabigat sa dibdib, walang inaalala, happy lang. Magaan sa loob? Oo, tama ka. Kaya nga suki mo ako, eh. Buti na lang napalapit ako sa'yo. Pero alam mo, hindi ko inakala na may tinatago ka palang ganitong ugali. Anong ugali? Tagal na natin magkabigbahay. Ngayon ko lang nalaman na mabisyo ka pala. Halak, yosi, drugs. Kala ko noon mabait ka, eh. Mabait naman ako, ah. Sinira lang kasi ng isang tao ang buhay ko. Ayop na yun. Liligaw-ligawan ako tapos iiwan din pala ako. Bakit ka naman kasi iniwan? Hindi ko alam. Bigla na lang daw nagsawa sa akin, eh. Sobrang mali naman yun. Diba? May pangako pang, aalagaan kita hanggang sa nabubuhay ako, ituturing kitang Reyna. Walang niya, hindi pala totoo. Buisit. Ikaw naman kasi kung sino-sino pinapatulan mo. Pero okay na rin yun kasi maganda naman ang kinalabasan. Anong magandang kinalabasan? Nasasaktan na nga ako rito, eh. Ano maganda ron? Sumeksi ka. Dati ang laki-laki mo, eh. Ngayon, pumayat ka na. Pumayat ako kasi depressed ako. Lahat ng to nangyayari dahil sa Jack na yun. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yun? Eh mukha naman pinaglisupot ng unggoy. Sa dami ng lalaki sa paligid mo, yung papinili mo. Siya lang ang nagmahal sa akin, eh. Ba't ikaw, mamahalin mo rin ba ako? Di natin sigurado. Tigilan mo nga ako, Pakoy. Hindi kita mamahalin, pero mapapasaya naman kita. Paano? Bibigyan mo na ba ako ng discount sa mga session natin? Hindi. Mas masarap pa to kaysa sa discount. Mas masarap pa kaysa sa kinakaadikan mong drugs. Dadaling kita hindi lang sa langit, kundi sa rurok ng langit. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Sigurado kung hindi mo malilimutan ang gabing to. Layuan mo nga ako, Pakoy! Ano ba? Huwag ka na magpakipot. Alam ko naman na gusto mo rin to, eh. Bitawan mo nga ako! Ano pang ginagawa mo? Bastos ka! Ah, gusto mo ng hard, ha? Pagbibigyan kita. Pakikita kita ng hard. Pakoy! Relax ka lang. Please. Magugustuhan mo rin to. Bitawan mo ako! Tawan mo, please! Tulong! Tulungan niyo ako! Papa Dudut, tulala at hindi ako makapaniwala sa nangyari noong makauwi ako sa bahay ng gabing yon.
Hindi pa noon tuluyang nag-sink in sa utak ko kung ano ang nangyari sa akin at parabang emosyon na makikita sa mukha ko, pero nang mga oras na yon ay punong-puno ng pandidiri ang puso ko. Ni hindi ko magawang tingnan ang sarili ko sa salamin. Gusto kong maiyak pero walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Gusto kong magwala, magalit, sumigaw pero wala akong lakas para gawin ang lahat ng yon. Ilang araw akong hindi nakatulog, papadudot, dahil sa mga nangyari. Hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako nagpakita sa mga tao dahil iniiwasan kong makita si Pakoy. Nais ko sana noong magsumbong sa mga pulis pero natakot ako na baka pati ako ay madamay dahil pareho kami ni Pakoy na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinolo ko na lamang noon ang nangyaring pangahalay sa akin, Papa Dudut. Hindi na rin ako noon bumalik pa sa paggamit ng droga dahil si Pakoy lang naman noon ang kilala ko na dealer at ayoko nang makita ang pagbumukha ng lalaking yon. Lumipas ang ilang buwan ay nabalitaan ko na lamang na nahuli si Pakoy sa isang by-bust operation. Kasabay ng balitang ito ay napag-alaman ko rin na ako'y nagdadalang tao na naman. Sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madudot, fast forward po tayo sa present time. After po ng 10 taon ay naibalik at naayos ko, hanggang sa lumaki ito at nagsimula ng magtanong tungkol sa kanyang ama. Doon na rin po ako nagsimulang mabahala, lalo na't wala akong planong ipaalam sa anak ko na ang tatay niya ay isang rapist. Ubus mo na agad yung ice cream mo? Opo, Mama. Ang sarap po kasi eh. Masarap ba? Pero dapat once in a while lang kumain ng ice cream, ha? Bakit po? Kasi masyadong matamis ang ice cream. At kapag palagi matamis ang kinakain mo, magkakaroon ka ng cavity sa teeth mo. Masisira yung teeth mo. Gusto mo ba yon? Hindi po. Kaya huwag kang palaging kumain ng matamis, okay? Opo, Mama. Tapos, after kumain ng matamis, anong gagawin? Magto-toothbrush! Very good! Galing-galing talaga ng anak ko. Payakap nga. Mama, hindi po ako makahinga. Sorry anak. Proud lang kasi ako sa'yo. Ang bilis mo kasing lumaki. Parang kailan lang nung hindi ka pa makapaglakad. Ngayon malapit ka na magdalaga. Mama, bukas na pala namin ipapasa yung project namin sa school. Oh, tapos mo na ba? Hindi pa po eh. Magpapatulong po sana ako sa inyo. Kaso lagi po kayong busy eh. Anong project ba yan? Sige, tatapusin natin yan mamaya pagka-uwi natin. Family tree po. Nagawa ko na po yung sa mother side. Yung sa father side na lang po ang hindi. Yun na lang po yung kulang ko. Okay na yun. Hindi mo na kailangan ng father side kasi simula nung pinanganak ka, kami lang ang family mo. Never ka nagkaroon ng father side na matatawag na pamilya. Pero kahit pangalan lang po ni Papa ang ilalagay ko. Napag-usapan na natin ang tungkol dyan, di ba? Wala kang Papa kasi hindi niya deserve maging tatay. Nakakaingit lang po kasi yung mga classmate ko po, complete family sila. Palagi silang sinusundo ng mga papa nila. Tapos ako po... Anak, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Iba ang buhay nila, iba rin ang buhay mo. Bakit? Hindi ka ba masaya na ako ang magulang mo? Masaya po. Pero mas masaya po sana kung dalawa po eh. Dalawa naman ako ah. Ako ang mama mo. At ako rin ang papa mo. Si mama talaga. Alam mo anak, masaya magkaroon ng tatay. Pero minsan, may mga tao talaga tayong kailangan maalis sa buhay natin para mabuhay tayo ng tahimik at walang problema. Bad guy po ba si papa? Sabihin na lang natin na mas mabuti na lang na wala siya sa family natin ngayon. Paano po kung bigla siyang magpakita sa akin?
Paano po kung gusto niya po ulit maging part ng family natin? Tatanggapin po ba natin siya? Maniwala ka sa akin, anak, hindi mangyayari yun. Bakit naman po? Hindi ko hahayaang mapalapit ka sa taong yun. Tinatanong mo kung bad guy siya? Yes. Bad guy siya, kaya tama na ang usapang to, okay? Pero, Ma, paano po yung project ko? Ipasa mo na lang ng ganun. Kakausapin ko na lang yung teacher mo. Halika na, umuwi na tayo. Papa Dudut, wala talaga akong planong ipakilala kay Melissa kung sino ang tatay niya. Ayokong malaman ng anak ko ang nangyari sa akin at mas lalong ayoko ring malaman niya na isang rapist at addict ang tatay niya. Sa totoo lang po ay ang hirap, Papa Dudut, ng sitwasyon ko. Hirap na akong iwasan ang mga katanungan sa akin ni Melissa patungkol sa papa niya. Minsan ay nagkukunwari na lamang akong busy o hindi kaya ay nagagalit-galitan para lamang matapos kaagad ang usapan. Hindi naglaon ay nagsawa din si Melissa sa kakatanong. Papa Dudut, ng taong yon ay maganda naman ang naging buhay naming mag-ina. Kahit na hindi kami kumpleto mula sa pagiging cook ay napromote ako sa kusina at naging head cook. Nakapaghanap din ako ng sideline kung saan ay nagbebenta ako ng mga pabango na galing pa sa ibang bansa. Wala na akong mahihiling pa noon, Papa Dudut. Magaling sa klase ang anak ko at isa siyang academic achiever. Lahat ng pangangailangan niya ay naibibigay ko naman ng maayos. Pero dumating ang araw ng isang lalaki mula sa nakaraan ko ang biglang nagparamdam nang hindi ko po inaasahan. Mula sa Facebook ay nakatanggap ako ng chat mula kay Jack 10 years after kaming maghiwalay. Nakiusap siya sa akin na kung pwede raw ba niya akong tawagan. At dahil sa curiosity ay pinagbigyan ko naman siya, Papa Dudut, sa kahilingan niya. Magandang hapon sa'yo. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw? Ako, medyo hindi ako okay ngayon eh. Ito ba ang dahilan kung bakit bigla ka nagparamdam sa akin after 10 years? May cancer ako, Easy. Prostate. Cancer? Paano mo nakuha yan? Hindi ko rin alam eh. Basta bigla na lang ako nagkaroon. Ito na siguro yung parusa sa akin sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa buhay. So ano, nasa ospital ka ba ngayon? Anong update sa sakit mo? Last stage na tong sakit ko eh. Wala na akong laban. Hindi na raw gumagana yung mga treatment sa akin. Huwag ka namang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka lang sa Diyos, malalampasan mo rin to. Naubusan na ako ng pag-asa eh. Doktor ko na mismo nagsabi na may taning na buhay ko. Walang imposible sa Diyos, Jack. Easy. Napatawag ako kasi may pabor sana ako na gustong hilingin sa'yo. Ano yun? Alam ko na sobrang sakit ng ginawa ko sa'yo noon. Basta na lang kita iniwan dahil lang sa pagiging makasarili ko. Pero sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na makita at makilala ang anak natin sa kabila ng lahat ng nagawa ko sa'yo. Anak? Wala tayong anak, Jack. Please, Easy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Natatandaan ko pa na sinabi mo sa akin noon na buntis ka. Kaya alam ko na may anak tayong dalawa. Totoo, may anak tayo, pero ituring mo na lang na dying wish ko to. Huling-hiling ko sa'yo bago ako mamatay. Sandali lang ah. Tatawagan kita ulit. Ano bang gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanya ang totoo? Anak? Melissa? Bakit po, Mama? Halika rito. May itatanong ang Mama sa'yo.
Ano po ba yung itatanong niyo sa akin, Ma? Gusto mo ba talaga makilala ang papa mo? Opo! Ipapakilala mo na po ba siya sa akin? Sige, sandali lang ha. Hello, Easy? I-open mo ang cam mo. May ipapakilala ako sa'yo. Sandali lang. Ayan, kita mo na ba ako? Oo. Jack, ito si Melissa. Melissa, ito naman... Siya po ba ang papa ko? Hello, anak? Ako nga. Ako ang papa mo. Marami kang question sa papa mo, di ba? Sige na. Itanong mo na sa kanya lahat. Hindi po ba kayo magagalit? Hindi ako magagalit. Oras na rin siguro para masagot yung mga katanungan mo tungkol sa papa mo. Thank you po, Mama! Walang anuman, anak. Sige na, mag-usap na kayong dalawa dyan. Jack, iiwan ko na tong phone kay Melissa, ha? Salamat. Maraming salamat, Easy. Papa Dudut, alam ko po na isang malaking kasinungalingan ang ginawa ko. Hindi anak ni Jack si Melissa at lalong hindi si Jack ang ama ng anak ko. Pero nang mga panahong yon ay eto lamang ang tanging opportunity na nakita ko para makatulong kay Jack at sa parehong pagkakataon ay para masolusyonan na rin ang problema ko sa pagtatanong ni Melissa patungkol sa kanyang totoong tatay. Hindi naman po naghinala si Jack na hindi niya anak si Melissa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay laging bumibisita si Melissa sa ospital para makabanding si Jack na noon ay pinaniniwalaan na niyang tatay niya. Pagkatapos ng 3 buwan ay tuluyan nang binawian ng buhay si Jack. Hanggang sa ngayon ay wala pa pong nakakaalam sa ginawa ko at mas mabuti na rin sigurong hayaan ko na lamang na ganon ang nangyari. At least, kahit sa mga huling sandali ay natupad ko ang dying wish ni Jack. At ngayon ay may kinikilala na rin ama ang anak kong si Melissa kahit na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan lamang. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang kwento ko sa inyo at hindi ko alam kung may matututunan ba sa naging buhay ko bilang avid fan. Ay masaya ako na sa wakas ay na-share ko na rin po ang story ko sa inyo. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Easy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.